Hello, what's up? This is Kyo Hotman. Back again for another video. Ang pag-uusap natin today is about kung paano, guide, kung paano pumili ng bibilhing laptop. Kasi siyempre, di ba, papasok tayo sa online learning yata, something. So, anyway, napansin ko lang kasi na siyempre, dahil ngayon ang magiging trend na ngayon, so marami nang bibili ng laptop. So, bago kayo magpadalos-dalos sa pagbili ng laptop, try kong makatulong sa inyo kahit paano sa paraang to. Ito yung guide kung paano bumili ng laptop. Ngayon, kung interesado ko sa topic na to, tara, let's start. So yan, kapag bibili ka ng laptop, merong kang dapat na limang dapat i-consider. Yung pinaka parang basic mo, yung pinaka pundasyon mo ng guide mo para makapili ka na mas maayos. Unang-una, brand. Pangalawa is price. Pangatlo is usage. Pang-apat is specs. Pang-lima is yung mga other features like miscellaneous, mga ports, mga ganon. So yon, lima. Okay? Brand, specs, usage, price, at saka other features. Tama ba? Yun. Basta limang yun. Sa brand, meron ka bang preferred? Alas in favorite talaga na brand? Kung meron, medyo alam na natin kung saan ka pipili. Kasi doon ka na lang malamang mag-i-stack. Doon ka na lang pipili kasi yun lang ang brand na gusto mo. Pero kung wala ka namang favorite brand at willing ka namang tumanggap ng mga kilalang brand na lang din naman ng laptop, mas okay yun. Mas marami kang choices, mas wide yung ranges ng pwede yung pagpilian at makakapag-research ka na mas maayos. So it would be best na wala ka munang kikilingan, wala ka munang bias ng mga brand. Pero mas okay din naman na ang pipiliin mo lang brand is yung mga kilala talaga, may mga na may pundasyon na sa pangalan nila kasi mas reliable sila at least mas trustworthy ng konti kumpara sa favorite mong brand siguro. Ang pangalawa, yung price. Yung price kasi dapat ma-determine muna kung magkano ang kaya mong gastusin. Yung budget mo lang. At pag na-determine mo na yon, stick ka lang doon. Bawal lumagpas. Pwedeng mas mababa pa yung presyo mapili mo. Pero bawal ka lumagpas. Kasi sa panahon ngayon, importante yung budget is nakastick ka kung ano lang talaga kaya mo. Also, pagdating sa price, be realistic talaga, promise. Huwag kang mag-ambisyon ng gaming device or laptop kung ang budget mo is around 10,000 lang. Unless na lang kung magsasettle ka sa second hand, which is a different story yun. Different story, pero mamaya pag-usapan natin kung bakit. Pero so far, be realistic kung magkano lang yung budget mo, yung max mo na kaya talaga, na possible, is doon ka lang, stick ka lang doon. Pangatlo, usage. Kung saan mo siya gagamitin at kung paano talaga ang pinaka-purpose ng pagbili mo ng laptop. Doon mo kasi madidetermine kung anong uri no or anong level ng laptop ang gusto mong bilhin, kung anong yung mga pagpipili mo ba, kung light user ka ba, gamer o video editing or video editor, I mean. Sa specs, ito yung madugong part. Sa specs is yun yung hardware, yun yung tinutukoy na CPU, processing power, RAM, screen size, battery, storage, okay? Sa processing power, syempre hangga't maaari doon ka sa latest at saka mas maraming cores. Pero mamaya pag-usapan natin kung ano yung mga pwedeng mong pagpipilian by light gamer at video editing. Sa RAM naman, kailangan at least minimum of 4GB RAM. Huwag ka nang kukuha ng 2GB RAM kasi sa panahon ngayon, hindi na applicable ang 2GB RAM. Minimum na ngayon ang 4GB RAM for light, even for light users. Screen size, ano bang trip mo? Mas maliit o mas malaki? Personally, I prefer mas malaki kasi siyempre, media consumption and also, mas marami kang magagawa. Mas makakapag-open ka ng dalawang application, Word sa kabila. Sa kabila is web browser. Alam mo na, ma-adjust mo yung size kasi malaki. Pero pag maliit kasi medyo limited na lang yung viewing area mo. About sa battery naman, sa battery is importante na mas matagal yung gamit. Mas malaki ang battery, mas matagal ang gamit. Kaso nga lang, mahirap paniwalaan ng mga salesman. Siyempre, minsan ina-exaggerate yan ng mga salesman. Yung kayang tumagal nito hanggang 2 araw, 3 araw, alam mo na. Pero mas maganda, if ever na may napili ka, huwag ka magmamadali. Manood ka muna ng reviews and check mo yung battery endurance. Siyempre, it would be best na manood lagi ng reviews before bumili. Huwag magmamadali, okay? So, doon mo malalaman kung totoo yung sinasabi ng salesman or versus actual use, the everyday use. Sa storage naman, dalawa kasi ang klase ng storage. Merong SSD, HDD. Pag HDD, mas mura yung presyo sigurado ng laptop.
at mas malaki sigurado ang storage mo. Ngayon, pag SSD naman, mas maliit yung storage mo, tapos mas mahal. Mas mahal yung laptop malamang pag SSD. Mas malaki ang SSD, mas lalong mamahal yung laptop. So, ano bang priority mo pagdating doon? For documents lang ba? Kasi kung magsisave ka ng maraming mga movies, siyempre movies yung malakas yung kumain ng storage, siguro consider mo yung HDD. Kaso nga lang, apektado yung speed. Another factor kasi sa SSD at HDD is mas mabilis ang SSD ng 5 to 25 times, depende sa space, sa laki, kumpara sa HDD. HDD is malaki nga ang storage, kaso hindi naman siya ganun kabilis. Also, i-consider mo rin na kung mag-SSD ka dahil nga maliit ang space ng SSD, lalo kapag budget ang napili mo, yung 30GB doon, 30GB ha, mapupunta sa Windows OS operating system. So, kung ang napili mo is laptop na may 120GB lang na internal memory, malamang maititira na lang sa'yo doon is around 80 to 70 gigabyte na storage, which is not much, na hindi na siya ganun kalaki, especially kung balak mong mag-save ng maraming video files, like a lot of video files talaga, like movies and TV series, mga Korean novelas nyo, and so on. So yun, consider nyo yung part na yun, 30GB sa storage is kain agad ni Windows OS yun. Wala ka na magagawa doon, talagang kakainin niya yun. 30GB, hindi mo magagamit yun, si Windows lang gagamit nun. Sa other features naman, ito naman yung kukonsider mo yung USB, kung ilan ang USB port. Wag kang pipili ng laptop na may isa or hanggang dalawang USB ports lang, kasi napakahalaga ng USB ports actually, lalo kapag mas prefer mo na gumamit ng mouse kaysa sa touchpad, or mas prefer mong gumamit ng iba pang peripherals na gumagamit ng USB. So 1 to 2 ports is not enough, mapiperwisyo ka doon in the long run, kasi lalo kapag marami kang mga devices, mga gadgets na kumukonnect sa USB, 2 ports is not enough. Always go for 4 ports pataas. Pero kung yun lang talaga available, so ikaw na lang yung magpa-final decision. Again, this is a general guide, not really a strict guide. General guide lang to. Tapos, sa screen resolution naman, meron kasing malalaki na display pero ababa ng screen resolution. So, okay naman yung 720p na screen resolution, pero mas okay pa rin, mas the best pa rin yung 1080p resolution. Ang highest yata ngayon is 4K, which is around 2,000 plus na screen resolution. Pero siguro pinaka-safe, at saka para battery friendly na lang din, nasa gitna ka, is around 1080p resolution. Piliin mo lagi 1080p resolution para safe battery and crispiness at saka clarity nung display. Okay na sa 1080p. So other features din, consider nyo rin yung keyboard ergonomics. Siyempre, meron kasi na okay, ang ganda ng keyboard, pero kapag pinindot mo pala is hindi mo feel, hindi mo ano, or yung placement ng mga letter at saka mga symbol at saka mga function keys, hindi tugma sa nakasanayan mo. So consider mo rin yun dapat. Pero kung hindi ka naman masalan at madali ka naman mag-adjust, siguro kahit ano yung keyboard, pwede na. At saka pwede ka rin naman pati mag-connect ng USB keyboard. Kaya medyo pasok na din doon, sinabi ko na dapat 4 ports ng USB. Mas makakatulong din siguro kung mayroong USB Type-C, kasi mga phones ngayon USB Type-C na. And yun, basta mas maraming ports na mapapakinabangan mo, mas okay. Yun yung mga basics, mga other features, yun yung mga dapat mong tingnan. The rest is parang ano na lang yun, parang luho na lang. Pero yun yung mga dapat mong tandaan. Dun sa limang yun yung sabi ko na brand, price, usage, specs, at saka other features. Yung limang yun. Ngayon, punta tayo sa TLDR. Ito yung parang long story short. Kung light user ka ha, ang pipiliin mong processor dapat ng laptop is around i3 or Intel i3 ha, or AMD Ryzen 3. Pwede mo i-consider yung mga Pentium G series, pero I don't think applicable pa rin sila sa panahon ngayon. So go for Intel i3 or AMD Ryzen 3. Minimum to sa light users to. Yung Intel i3 kasi tsaka Ryzen 3, around 2 cores, dual core yon hanggang quad core. So decent na yon for what do you call this, for light use. Tapos sa RAM, dapat 4GB RAM minimum, gaya na sabi ko nina, minimum na ngayon ang 4GB RAM, hindi na
applicable sa panahon ngayon ng 2GB RAM dahil malulunod lang yon or maghihikahos lang yon, gagapang yon sa mga apps ngayon, especially Google Chrome. Sobrang lakas kumain ng RAM ni Google Chrome. Ngayon, kung gaming naman ang purpose mo, document, tapos gusto mo rin maglaro ng games on the side, mga kasi nag-online games ka or something, basta mahilig ka sa games, talaga may purpose ka na gamitin yung laptop for gaming, go for Intel i5, okay? Mas maganda kung mga 7th gen, pataas, at saka AMD Ryzen 5, 2nd gen, up to present. At syempre, dahil gaming na to, dapat meron kang dedicated, yung laptop na napili mo, dapat meron dedicated GPU. Yung dedicated GPU, at least siguro mga around minimum of 4GB virtual RAM. 4GB RAM dapat. So, yun. Kasi sa i5 at saka sa Ryzen 5 is typically nasa quad-core to 8 to octa-core. Quad-core, hexa-core, octa-core. Yun, medyo okay na siya for gaming, mga ganong maraming cores. Pagdating naman sa RAM, system RAM is dapat 8 to 16 GB RAM. 8 to 16 GB RAM. Okay? Kasi syempre gaming niya mas mataas, mas demanding sa RAM ngayon yung mga gagamitin mo siguradong applications plus the games. Ngayon for video editing purposes, medyo mas mataas to lalo sa gaming kasi iba ang demand ni video editing lalo sa rendering na portion. Minimum mo dapat is Intel i7 mga around 7th gen up to present, tapos si AMD Ryzen 7 2nd gen up to present. Typically yung mga binanggit ko around 6 cores to 12 to 16 cores yata yon. So kasi kailangan mo yung maraganong karaming cores kapag ka nagvi-video rendering ka. And also it would be best na mayroong din kayong dedicated GPU. Kasi may mga video editing software na intensive talaga pagdating sa GPU consumption or usage. Sa dedicated GPU, okay na rin actually ang 4GB, pero kung kaya mo, kung can afford ka since gumastos ka na rin naman, go for 8 to 16 GB. Sa system RAM naman, pwede ka na rin sa 8 to 16 GB RAM, pero pilang highly recommended is around 32 GB virtual RAM, pero makakasurvive na sa 16 GB RAM kasi ang gamit ko okay na rin naman eh, nakaka-survive na siya sa ganun, nakakapag-video editing na rin naman ako kahit paano. Pero sa mga hardcore na video editing, 16 to 32 GB na RAM is system RAM is very good na 'yon. 'Yun yung pinaka highly recommended. So ito yung mga notes na dapat tandaan nyo aside dun sa mga sinabi ko. Kung balak niyo mag-gaming sa laptop, hindi advisable, hindi recommended si Apple MacBooks. Ano yung mga Apple laptops? Hindi recommended 'yon. Kaya naman pero hindi recommended. Okay, pero okay ang Apple MacBook sa video editing kahit paano. Kasi iba yung software optimization ni MacBook eh kumpara sa Windows. So, in a way, parang okay na okay siya for video editing but not really for gaming. Okay, again, sinasabi ko, pwede pero hindi lang recommended. Pwede, hindi recommended. Sa processing power naman, nabanggit ko kanina, sabi ko may 7th gen pag Intel, tapos pag Ryzen 3 AMD, 2nd gen. So, importante kasi yung generation na yun. Kasi mas latest yung generation, ibig sabihin, mas latest na minanufacture, mas latest na nirelease, mas efficient siya sa power at saka sa performance. Okay? So, minimum ni Intel, at least para medyo decente ka pa is nasa 7th gen, 8th gen, 9th gen, 10th gen. Currently yata 10th gen. Pero kung napanood mo to by next year, sigurado 11th gen, 12th gen na siguro. So, yun. Start kayo kay 7th gen, at least kay Intel. Both ano yun, kahit mula i3 hanggang i7 na binanggit ko, may i9 na rin alam ko pero masyado ng halimaw. Okay yun, i9 is great for video editing at saka gaming, but pero ito pinag-uusapan kasi natin to generalize at saka minimum. So i7 7th gen okay na yun. Sa light users naman, i3 7th gen okay na yun. Sa AMD Ryzen 3 2nd gen at saka papuntang video editing is Ryzen 7 2nd gen. Okay? Okay na yung mga decente na yung mga yun. For minimum requirements. Sa graphics card naman, ito applicable tong graphics card na to sa mga gaming at saka sa video editing. Hindi na to applicable sa light users lang. Kung light gamer ka lang naman, light gamer, pwede ka nang pumasok sa minimum of GTX 970. Sa radio naman, pwede na sa'yo ang
RX 570 minimum ha, minimum. Siyempre, mas mataas doon, mas okay. RX 580, RX 5000, mas mataas, mas okay. Pero minimum is RX 570, pwede na sa'yo. Light gamer. Light gamer. Pero ang kinaganda kasi naman sa AMD, kung light gamer ka, actually yung mga built-in nila na kasama na graphics, yung integrated graphics, decente na actually. For light gamer lang ha. Light gamer, wag makikisali dito ang hardcore gamer, hindi kayo kasali rito sa part na to. Light gamer, pwede na actually yung built-in ni AMD. Usually meron na silang R7, R9. Promise, decent na siya na. Yung aking isang may R7, pwede na yun, nakakapaglaro na ako ng smooth na Rules of Survival. So, sa AMD, hindi ka na masyadong gagastos. Talagang value for money pag AMD mga processors na napili nyo. Ngayon, for heavy gamers naman, mag-start kayo, minimum ng heavy gamers naman is around GTX 1070 Ti. Ang katumbas yata nun sa AMD is Radeon RX 5600 XT. Siyempre, best choice pa rin kung talagang heavy gamer ka is RTX series. Siyempre, ang latest yata ngayon is RX 2080 Ti. Hindi ko nagkakamali. Yes, yun yata yung latest ngayon. Sa Radeon naman is Radeon 7. Ano yun? Basta V11 yun. So, I assume Radeon 7 ang basa doon. Basta yun. Yun ang pinaka parang malapit na sa performance ni 2080 Ti. Pero, siyempre, mas highly recommended pa rin na kapag video graphics kay Nvidia, RTX 1080 Ti is much better kaysa kay Radeon ngayon sa panahon ngayon. Final thoughts ko naman is always go for brand new. Kung may budget kayo, brand new. Pero hindi naman masama na mag-consider ng second hand. Unless na reliable yung seller nyo or yung source nyo or at least meron kayong warranty na pwedeng, alam niyo na, for in case na pumalya yung second hand. Okay, may usapang matino. So, brand new is the best choice, pero second hand could be good na rin kung reliable at saka trustworthy yung seller. Now, if you have time, di ba sabi ko kanina, huwag kayong magmamadali pag bibili. If you have time naman para mag-research, do research. Sa YouTube, sigurado ang dami mong makikitang mga reviews about sa laptop na napili mo. Kung marami kang napili, lahat yun i-review mo, okay? Huwag kang magmamadali. Kasi pag sisisihan mo yan, once na na-release mo na yung pera, nabayaran mo na, nasa'yo na yung unit, mahirap nang makipagpalitan. Usually hindi na pinapayagan yung return na yan, kasi siyempre once na bayaran mo na, ang reason na lang para ma-refund mo yung item is kung sira o yung item or something or may defect or something like that. Basta yun. So always take time to review and ask around, lalo sa mga, kung may mga kakilala kayo marunong sa computer, sa laptop, ask around, review, and then you can decide na talaga kung ano talagang gusto mong bilhin. Okay, importante na hindi ka nagmamadali. Okay, nasa uli ang pagsisisi, tandaan nyo. Anyway, I hope nakatulong kahit paano, medyo mahaba yung video. But still, I think mas maganda na may medyo mas specific ako rito. Kasi iba sa inyo, may mapili lang kasi nagkandang-ganda sa itsura ng laptop. Pero palyado pala yung performance, hindi pala kasing ganda ng performance yung itsura niya. So, huwag kayong papabulag sa itsura ng laptop. At saka huwag kayong basta-basta nakikinig sa mga rekomendasyon ng mga hindi man expert, kagaya ko. Anyway, hindi ako expert. Marunong na ako ng konti sa computer kasi syempre trabaho ko to. Nag-assemble ako ng mga computer, ng mga order, pero hindi ako expert. I know basic stuff. I know how to assemble computers. And yun lang. But I'm not the expert about this computer stuff. If gusto nyo ng mas detalyado ng mga review, mga paliwanag, try nyo sa channel ni Bermore. Yes, highly recommended si Bermore kasi talagang mapulido sila. May mga benchmark pa, may test kasi. Siyempre may mga pambili sila. Ako, mahirap lang naman ako. Ang gamit ko lang is knowledge, basic knowledge, stock knowledge. Unlike kina Bermore, meron silang pambili at pan-test. So, mas maganda, if you want makakita ng mga test benchmarks, go for Bermore channel, YouTube channel. Iwan ko yung link niya sa baba in case na gusto niyo mapanood. Ayan yun. Ang ganda na lang. I hope kahit pa paano nakatulong ako kasi naawa kasi ako sa mga nakita ko mga kakilala na basta-basta na lang bumili. Tapos nung nagtanong sa akin ako, Celeron, Intel Celeron. Iwasan niyo yung Intel Celeron nga pala ha. Kasi sobrang ano talaga nung gapang yun sa mga multitasking. Iwasan niyo si Intel Celeron.
na mga, lalong-lalo na yung mga Intel Atom. My God! Iwasan nyo ang Intel Atom ng mga processor. Anyway, hanggang doon na lang. I hope nakatulong. And kung may gusto kayong topic, please don't forget to share it sa, no, comment nyo lang sa comment section. Tapos pag nagustuhan ko yung topic at tingin ko kayang-kaya ko ipaliwanag, papaliwanag ko sa inyo yung gagawin natin ng video. And if hindi ka pa nagsasubscribe, don't forget to subscribe. Subscribe lang please. And hit mo na rin yung ding-dong bells natin. Kasi katabi lang ni ding-dong bells yung subscribe button. So please i-hit nyo na rin yun para ma-notify agad kayo kapag may ganito tayong mga video ulit next time. Usually every 2 days nag-upload naman ako eh. And kapag nagustuhan nyo, like, don't forget to like. Share na rin please, share nyo na rin kasi para marami tayong matulungang mga hindi alam ang gagawin or hindi alam kung paano pumili ng laptop. Ang ganda na lang, this is Kyokotman. Talk to you again soon.